Good day mga kabarangay, kananay, katropa. Subscribe na po kayo sa aking YouTube channel, Lotis K. Ponce. Click the notification bell para updated kayo sa aking mga latest video at aabang ang mga videos na i-upload ko pa. Good day mga viewers ko, ang inyong tindera ay merong tips na ibibigay sa inyo kung paano mapanatili ang inyong mga customer sa inyong tindahan. Dapat maging good vibes lang tayo sa ating mga customers na makikita nila na parang okay kita sa kanila ang pakikihalubelo natin sa ating mga customer na bumibili sa atin para pabalik-balik yung pabili nila sa atin na nakikita nila na maganda yung treat na sa kanila, maganda yung pakikitungo natin sa kanila at parang close lang na tao yung pag-usap natin sa kanila. Dahil ang customer kailangan din niya ng good conversation, ng personal and good traits behavior na ipapakita ng isang tindera sa kanila. Dahil ang customer, pag nakita nila na masungit ka na isang tindera, hindi na yan bibili sa'yo. Sasabihin na, ayaw ko na dun kasi masungit naman yung tindera. It was the idea na kailangan ng isang tindera mapanatili ang kanyang customer na hindi na aalis sa kanya at mapanatili niyang kanyang customer. Ang unang tips na bibigay ko sa inyo ay kailangan ang inyong tindahan open yung sa harap na makikita nila kung ano ang inyong mga produkto at madali nilang maituro kung ano ang kanilang bibilhin at minsan may makalimutan silang mga bagay na bibilhin sa iyo pero pag makita nila na nandun sa mesa or sa mga lalagyan mo, ma-remember nila kung ano yung nakalimutan nilang bilhin para yung customer na, yun pala ang bibilhin ko, nakalimutan ko. Nakita ko sa lalagyan mo, yun pala. Kailangan hindi naka-close yung malaking window ng inyong tindahan. Dapat naka yung maaliwalas at makikita agad yung tinitinda mo. At pangalawa, kailangan ang iyong tinitinda bago at hindi
expired yung mga product mo. Kailangan na yung customer natin masatisfied sa atin, yung bumibili na minsan meron din mga tao na bumibili sa atin na hindi tinitingnan yung expiration ng isang produkto. Yung sa kanila, mailagay lang dun sa kanilang pagkain na niluluto na minsan hindi tinitingnan kung ano yung produkto na binigay ng isang tindera sa kanyang customer ay bago ba o expire. Minsan merong mga produkto na hindi rin alam ng isang tindera na ang isang bagay na kanyang binigay sa kanyang customer ay expire na. So dapat be aware tayo na isang tindera na para rin sa safety ng ating customer at para na rin sa ating credibility bilang isang tindera na walang magko-complain sa atin. Dapat maging alert tayo sa ating produkto na binibigay sa kanila at tingnan din natin yung binibili natin. Dapat yung product, you must nang buy a product, not so many on your store para hindi yun maluma or ma-expired. Dapat a certain amount lamang or certain pieces lamang ang bibilhin natin para sa a day or weeks na pagtinda natin para yung customer natin ma-secure din sa kanilang bibilhin. 'Di ba masama yung bumibili sa iyo, bibigyan mo yung panis, example lang yung panis na tinapay. Yung tinapay may duration din na ilang araw din na kailangan pwede mong i-return sa pinagkukuhanan mo na isang reseller. If alam mo sa paninda mo na panis na, wag mo nang ibinta. Itago mo na dun sa lalagyan na kung saan hindi na makita na, at ikaw alam mo na tindera ka na yun ay panis na, at kung may anak ka o asawa mo naman ang magtitinda sa tindahan, at least sila hindi nila alam, at least at hindi nila yun maibibigay pa sa customer. Safety first ng ating customer at safety first din ng ating store. At ang pangatlong tips, kailangan yung paninda natin kunti lang yung tubo. Di kailangan yung tinda mo is more expensive, kasi yung mga namimili pumupunta din yan sa ibang tindahan. Di compare the amount of that product sa isang tindahan at sa ibang tindahan, kung saan mura doon sila mamimili. Kasi kahit na piso lang yung sobra doon sa amount ng isang example ng isang dilata, sa iba 18 pesos at sa iyo 19, doon syempre sila bibili sa mura. Kasi makales sila ng kahit na 1 piso lang yung malis nila sa kanilang mabibili. Yung pang-apat, ang kailangan, ang tindera nandun sa tindahan, hindi yung namimili kailangan mag shout out, 'di ba? Kailangan yung palaging sumisigaw, pabili sa tindahan, pabili. Ikaw na tindera, wala doon. Andun sa loob ng yung bahay, yung namimili kailangan pang ipagsigawan na pabili po. 'Di ba? Yun minsan ang kinaiinisan din ng mga namimili sa atin, kasi minsan nagmamadali rin sila dahil meron silang niluluto na kailangan pag bumibili.
hindi na kailangang magsigawan pa ng customer sa harap ng iyong tindahan. Dapat tayong mga tindera naka-alerto na pag bumili yung customer natin, andyan na tayo sa ating tindahan. At ang panglima, kailangan meron na tayong pambarya sa ating customer. Hindi yung customer pa ang magpapabarya ng kanyang pera kung siya ay mamimili sa atin. Diba nakakainis yung ikaw yung customer, ikaw pa ang bumibili, ikaw pa ang magpapabarya ng yung pera kasi yung tindera sasabihin sa atin, ay wala akong bayan yan. Diba dapat nakanda na yung bayan natin kasi kahit na ilang piraso lang yung binibili ng namimili sa atin. Kailangan din natin yun kasi makadagdag pa yun sa benta sa pang-araw-araw natin. Diba yun ang minsan yung namimili hindi na bumabalik sa atin kasi sabihin nila, ay paano yan? Ako pa ang namimili sa tindahan niya. Ako pa ang magpapabarya ng pera ko. Bahala siya dyan din ako bibili. Diba? Six natin na tips ay kailangan yung tindera, hindi yung tindera na chismosa. Diba? Kasi merong namimili na ayaw ng ganun. Na bumili nga sa'yo, tapos yung palit mo na salita ay yung chismosa sa iba. Diba? Pumunta nga sa'yo para bumili, hindi para pag-usapan at chismisan ang buhay ng iba. Yung meron ka pang flavor para sa kanila. Pero mas okay din yun yung nakipaghalo-hilo ka sa mga customer mo, yung closest friend mo. Kasi hindi mo alam yung attitude ng isang namimili na minsan naiinis sila na sasabihin, ayaw ko dun sa isang tindera kasi bumili lang ako ng mantika. Ang dami pang chichiburichi, ang dami pang mga kung ano-anong mga buhay ng iba ang tatatalang buhay niya. So, minsan nagagalit yung customer, diba? Ang seventh advice natin ay dapat tayong tindera, nagpapautang din tayo. Pero sa bagay na kailangan nating limitahan yung pag-utang ng ating customer. Dahil minsan yung customer palaging bumibili sa atin. Naglalabas din sila ng pera pag meron sila. In return, tayong mga tindera, magpapautang din tayo. Pero kailangan with limitation, yung wag yung pasobra-sobra, yung customer lang yung hayaan natin na umutang na hindi na nila kayang bayaran, na yung utang na ma-afford din nila na bayaran, at dapat may duration tayo na hindi tayo magpapautang ng matagal ang pagbayad, kasi yung ating paninda rolling lang ng yung pag may binta tayo, bili na naman agad sa mga tindahan. Diba? Kasi pag ang isang customer, pag hindi mo yan mapautang, sasamang loob sa atin at hindi na yan babalik at bibili sa atin. Doon na naman sa ibang tindahan kung saan pwede silang maka-approach at makautang. Ang pangwalo, kailangan yung produkto natin. Kung ang isang customer merong sinasauli na product natin, or damage ba yon, o bulok na mga yung paninda natin na mga bawang, kamatis, or ini na may damage, na tayong tindera, kailangan din natin palitan yun kasi hindi naman nila maluluto kung ang isang binili nila ay isang bulok or damage. Dapat tayong tindera, kailangan din natin palitan. Hindi yung susungitan natin yung customer na
naman, yung pabili mo hindi pa naman ganyan, tapos i-return mo na ganito. Hindi sa ganung pamamaraan kailangan. Tayo bumili yung tao at hindi naman ibabalik sa'yo yun kung maganda yung nakuha nila sa'yo. At nakita mo din kung sa'yo nanggaling at sa'yo din bumili. At meron din mga diferensya yung nabili nila. So, good conversation lang naman sa inyong customer ang kailangan dun. At another tips naman, ang hindi ka kailangang magiging masungit sa iyong mga customer. Merong mga bumibili na mga bata, minsan pipiso-piso lamang yung binibili, at pabalik-balik ka ng, sa tindahan, at alam mo naman yung mga bata, ganyan, pag bumibili, palit na naman agad. Dapat tayong mga tindera, meron din tayong patience para sa ating sarili, na minsan naranasan ko rin yan na maging masungit ka rin minsan, pero you will come up na na i-change mo na yun, kasi kailangan mo ng mga namimili sa tindahan mo, at pag gano'n na yung attitude mo, walang bumibili sa'yo at wala ka rin kita. Diba? At ang isang another tips naman natin, sa iyong tindahan, dapat na meron kang, sa pang-araw-araw, meron kang bintana na nalikom sa iyong mga paninda. Kailangan tayong tendera, meron din tayong parihan ng alcancia challenge. Yung tendera, kailangan mag-ipon din para sa kanyang store, para makita mo rin na lumalago yung tindahan mo, na kailangan meron kang inalalaan sa uniform na meron kang lalagyan dyan, na kahit na 5 piso, 10 piso araw-araw, 20, kahit na 50 or 100 na maiipon mo. Kasi doon mo makikita na yung tindahan mo hindi nalulugi. At umaasenso yung mga paninda mo, kasi kung mawawalan ka ng pera pambili na naman ulit sa iyong mga paninda, at least meron kang mapagkukuhanan na pera dun sa na itago mo at naipon mo araw-araw. Diba kailangan ganun ang magiging wisely tips natin para sa ating mga tindera, para mapanatili natin na yung tindahan natin hindi yung na-down, or mapamaintain natin yung ating tindahan at hindi yung magsara na kasi naluki. That was the tip na pinaka-importante sa lahat, yung pag-iipon ng isang tindera. Yan yung mga tips na ibibigay ko sa inyo. Sana matutunan din ng ibang mga tindera, at sana magiging good lang tayo sa ating mga customers, dahil yan ang kailangan ng ating mga customers, ang pagiging good and approachable sellers sa ating mga buyer. Hindi natin kailangan ng kahit na ilan lamang yung tubo natin. Ang importante, yung produkto natin nabibili, at hindi yung napapanis lamang dahil sa sobrang mahal ng ating mga paninda. That was the tip na kailangan ng isang tindera ay palagi lamang magiging good vibes sa ating mga customers, at hindi kailangan magiging masungit para sa kagandahan na rin ng ating negosyo, at para na rin sa ikauunlad ng
ating pangkabuhayan at magiging maganda lang ang approach natin sa ating mga customer, dahil ang ating customer is always right sa lahat ng bagay. Dahil kung wala tayong customer, wala tayong mamimili, wala rin tayong ititinda. So, cheer up lang tayo, good vibes lang tayong mga tindera.